Good morning, everyone! Magandang umaga sa Manila, na imbagabigat sa Norte, at sa Kabisayaan at sa Mindanao, mayong aga, mayong buntag. So, okay. Ang video na ito po ay iniisip ko po kung i-upload ko ba o hindi. Pero ang masasabi ko po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po ako nagkasakit ng COVID at kung paano po ako naka-recover. So, it took me, nag-start po ng ako ay nahawa mula sa asawa ko kasi na yung dalawa niyang apo ay iniwan ng mother nila dito sa amin ng isang araw, kinabukasan, hinatid namin. So, sunod-sunod na po kaming nagka-COVID. Kung sino po yung nakasalamuha ng asawa ko ay nagka-COVID. So, okay. Nag-start po ay November 10. Ako nahawa. November 9, yung husband ko. Tapos ako. At mayroon pang kasunod na bisita namin. Mahirap po. Depende po sa katawan ng tao. Kung mayroon kang sakit, existing na sakit, or mahina yung resistensya, of course, yung symptoms ay terrible din, or ang iba po ay namamatay. So, ayan. So, panoorin po natin kung ano po ang nangyari sa akin. At kinuna ko po ng video. Ako ay nagpapasalamat at natanggap ko po ang kagalingan mula sa Lord. At prayer lang at prayer. At of course, yung mga natural remedies. And of course, nag-take din po ako ng medicine. Tumawag po ako sa doktor ko by phone at kung ano dapat kong gawin. So, nag-alala din po ako, pero I just keep on praying at salamat na hindi po ako na hospital, hindi po ako na emergency, at nakaraos din po ako. Pero ang ubo po ang very terrible po talaga na naging symptoms ko because medyo may konting existing na health issues ang katawan ko. So, okay, ito po, panoorin po natin kung paano po ako nagkasakit. Hi, everyone. Good morning. Magandang umaga, mayong aga, mayong buntag. Buenos dias. Ohayo gozaimasu. So, magtataka po kayo bakit ganito po yung setting ng pagre-record ko ng video. At meron lang po akong revelation na gustong ibigay na straight to the point, nagka-COVID po ako at kami pong dalawa ng husband ko. So, dyan po yung aking garden, east side. Nasa east side po ako ng bahay namin. So, actually po, ako po ay isang taong maingat. So, ang COVID po ang pumunta sa bahay. Dala po ng dalawang apo ng asawa ko na pinagdesisyonan namin na huwag munang papuntahin ang dalawang bata dito. But nagbago ang isip niya, tinanggap niya yung dalawang bata. So, dahil yung nanay nila ay nagkaroon ng COVID at sabi niya daw ay... So, marami pong nag-pray sa akin. At pinasalamatan ko po sila. At ang family ko po ay worried. Ang mother ko ay worried. Nasa Pilipinas. So, ginawa ko po yung makakaya ko na makapag-upload after 2 weeks. Makapag-upload ng isang video. So, after few days po, nung una kong malaman ng akala ng asawa ko ay isang ordinaryong flu lang. Pero sabi ko, hindi maganda yan. Dahil kinabukasan, Lunes, ay doon na talagang masama ang kanyang pakiramdam. Nag-start naman ako Tuesday. Kumatila lamunan ko. Nag-gargle po ako ng asin na very warm water. So, but kinabukasan, Miyerkules, ako po ay nadali na. So, actually, nung hinatid namin yung dalawang bata, talagang nilinis ko po, sinanitize ko yung mga laruan na iniram nila.
nanggal ko yung blanket na cover sa sofa, nag-sanitize ako sa mga counter, sa mga doorknobs, but anong magagawa ko, nasa katawan ko na rin. So, nung ako po ay medyo after few days, umayos ang pakiramdam ko. Of course, ang ubo ko po hanggang ngayon ay matigas. So, ako po ay nagtupi ng tarp sa garden kasi nga malamig na po ngayon. So, nandun pa po ang mga carrots ko at artichoke sa ground. So, tinakpan ko lang po yon ng tarp at nilagyan ng malalaking bato para hindi anginin. Pero nagkaroon po kami ng malakas na hangin ng ilang araw at nilipad na po yung aking tarp sa kabilang field. Sa field po ng tito ng asawa ko. So, yun ang nangyari. Kasi medyo nag-warm up, nasa 50s. Kaya medyo okay naman pakiramdam ko, pero hindi pala. So, may lagnat po ako. Ang hindi ko po kinukunan ng temperature sa sarili ko everyday, pero alam ko may lagnat ako. So, ang lagnat ko is 102.8, so almost 103. Tapos, yung pag naramdaman kong medyo makakihilos ako, maghuhugas ako ng pinggan. Tapos, hihiga na naman ako. Yung symptoms po ay nasa akin na po yata lahat. So, no ika-fifth day, ako po ay wala ng pang-amoy. Yung panlasa ko po, hindi ko po malalasahan ang lasa ng pagkain. Ang pang-amoy ko, hindi ko ma-pang-amoy. So, yung nabubulok na kale na hinarvest ko at nilagay ko sa may gallon of ice cream with water para hindi po siya madaling malanta. Nabubulok na po yun, maamoy po ang kale na gulay. Pero hindi ko po siya maamoy. So nalalasahan ko po yung salt sa pagkain, pero yung flavor ng pagkain hindi ko po malasahan. Nalalasahan ko po yung tamis, pero yun lang, yung tamis lang. So hanggang sa last week po, ako po ay nagpa-check. Actually, it's a drive-thru dun po sa Walgreens. At yung iswab lang po yung loob ng ilong. So, and then, tatawag po sila pag nandyan na yung resulta. So, tumawag po ng Friday at ako po ay positive. So, hindi po ako nag-drive. Ang husband ko po dahil hindi ko po kaya. So, kahapon po ako po ay may lagnat pa. Pero kahapon ako nag-start, tumawag ako sa aking sa clinic by phone. Advice din sa akin ng Department of Health nung nakausap ko. So sinabi ko lahat ng symptoms ko. So tinawagan ako on Tuesday this week. Yesterday, tinawagan ako at in-describe ako ng Z-Pak, that is antibiotic. So, nag-start ako kahapon dalawa, tapos ngayon. So, wala na akong lagnat ngayon, pero ang ubo ko po ay grabe. Yun po ang talagang sumakit na po yung tiyan ko sa ubo. Tapos, nasusugatan na yung lalamunan ko pag spit ko po sa tissue ay meron ng blood kasi na-irita na yung lalamunan ko. So, sabi sa akin na ma-check ko yung ma-check ko yung aking oxygen, so oximeter, at nakabili po yung husband ko, ito po yon. Okay naman po yung resulta ng aking oxygen. So, I don't need to go to the emergency. But, yan din ang advice sa akin in case na mag-emergency na. So, ngayon nakakilos na ako at wala na akong lagnat at masama rin yung puro higa. Pero pag di ko talaga kaya, ako po ay nakahiga. So,
ang mabigat po sa akin yung ubo. Very, very terrible po talaga ang ubo. So, kayo po, mag-ingat po kayo. At ako po ay ang taong maingat. At gusto ko pa nga pong yung aking iba-vlog ay yung paggawa ng mask. Dahil marami po akong pinanood na mga magagandang paggawa ng DIY project ng mask. I even chat with the pediatrician na that her two masks passed the test. So you know, the filtering inside is very important. We will not be protected by just a cotton fabric. Cotton fabric is good because you can breathe, but it should have the filter inside. Po ay ilagay din po natin yung pagmamahal sa tama. Hindi dahil mahal mo yung anak mo, eh kahit mahawaan ka ng COVID, eh tatanggapin mo yung mga bata. Dapat talaga maging firm sa decision. So, mahirap po talaga. Ang hirap dahil okay lang po kung paano po kung yung wala kang pera, yung hindi madaling i-access yung hospital. Dito po sa amin, madali lang po i-access. Tawag lang po kami ng 911. Andyan na maya-maya yung ambulansya. Pero yung katulad po dyan sa atin sa Pinas, ay mahirap po magkasakit. Bigyan po ako ng girlfriend ng anak ng asawa ko ng vitamins. Pinila niya po ako ng vitamins, multivitamins, but I have vitamins but it's not multi. So, it has zinc in it. And of course, yung talagang juice na galing sa berries. So, gusto ko po uminom lang ng liquid, hindi po ako makakain. So, talagang gusto ko uminom lang ng liquid, inom lang ng fruit juice. At so, ang NyQuil po na dalawang pinabili ko sa kanya, isang DayQuil, isang NyQuil, ubos na po yon. Ako lang po ang nakaubos, although nauminom din po ng ilang beses ang asawa ko. Ako lang po ang nakaubos nun dahil yun po ay fever, and para sa fever at para sa ubo. So, ika 16 days ko na po ito na ako po ay may COVID. So, sana po ay mapulutan po ito ng aral na mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Maging sa ating pong mga desisyon, mag-ingat po tayo. So, hindi ko po ito nakuha dahil sa kapabayaan ko. Ako lang po ay nahawa dahil sa pagpahintulot ng asawa ko, ng dalawang apo niya dito sa bahay. So, buti na lang po ay hindi po nahawa yung mga kapatid ng asawa ko at ang magulang niya. So, maraming salamat po sa panonood nyo. At see you po sa susunod na video. Bye-bye! Ayan guys, napanood nyo na yung video ko na magaling na pero hindi pa magaling. Wala nang lagnat. Pero kumbaga nandyan pa yung matinding ubo. Yung lagnat ko po ay 100. Siguro umabot po ng 105 dahil hindi ko po nakunan. Pero alam ko sobrang init ng katawan ko. So ayan po ang napanood nyo ang tungkol sa COVID. So, okay, so those who are new in my channels, please click the subscribe button and bell button to notify you for new videos. And also, pakiclick na rin po ang like. Okay guys, salamat po sa inyong panonood at mag-ingat po kayo lagi at mahirap po magkasakit. So, bye-bye! See you po sa susunod na video! Bye-bye!